Huwag yung kayo magkadisgrasyahan tayo niyan. Sinasabi ko yung madidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ay bayan, dire-diretso ho tayo. Para sa buong kapuluan, alas 10:18 na ng umaga. Itong taong ito, alang kapaguran na ito. Ala talaga, gabi, umaga, tanghali, nasa lansangan. Anytime pwede mong tawagan, Sabado, Linggo, pista official. Oo. Eh kung like, ganito ba naman lahat ng mga official natin, ay tiyak na mahimbing ang tulog mo. Kung ito ang mga ikang public servant, kung ito ang mga otoridad, eh sigurado kang safe. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si General or Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang hepe po ng PNP National Capital Region. Magandang umaga, General Eleazar, sir. Yes, magandang umaga, Erwin. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa. Ah, kumustahin ko lamang po yung preparasyon para sa SONA. Sa Lunes na po yan. Naka-alerto na buwa ang mga police? Naka-deploy na? Enough po ba ang contingent natin? Kung sakasakali, huwag naman sana magkagulo. Hindi sa SONA, kundi sa ibang parte ng Metro Manila. Enough po ba ang puwersa ninyo, General Eleazar, sir? Yes, Erwin. Yung ating buong persa ng NCRPO ay alerto at sa ngayon nga, noong araw na lamang, ang ating SONA ay gaganapin na. So tuloy-tuloy yung ating mga ginagawang preparasyon. Actually ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung series of meetings and coordination. In fact, right now, ang QCPD has a meeting with the leaders of itong ating mga magkikilos protesta. Meeting na po ito para planchayin yung ibang preparation. Gusto kong panggitin na initially sa pag-uusap natin noon na nabanggit ko sa inyo kasama ang Erwin. Kahapon na, po, kahapon. Oo, yes. Na yung ang ating kasing pinopost na deployment nila ay dalawang lugar. Yung traditional na lugar kung saan sa Commonwealth, doon na naandun po yung ating mga nag-rally. Kapo. At subalit yung for the past two SONAS, dahil din sa kanilang kahilingan, inilapit natin sila doon sa IBP Road, inilapit sa Batasan Complex. So ngayon po, base nga sa napag-usapan ang kahilingan nitong mga anti-Duterte groups, eh doon po sila sa Commonwealth Avenue. Kaya doon po gagawin yun po, doon sila, they will occupy Commonwealth Avenue until doon sa may St. Peter Church, yung northbound lane. Bakit ayaw na nila sa malapit-lapit para marinig sila? Ayaw na siguro nila kausa. Kasi tangi si Pangulo lang yata ang gumagawa nun na pagkataan sa SONA. Pumupunta doon sa rally nila at kinakausap sila. Ayaw na siguro nila makita ang Pangulo. Actually, first time talaga po yun. Pero base po sa pag-uusap namin, yung lugar po kasi sa IDP Road, hindi masyadong conducive para sa maraming nakakitang mga kasamahan nila. Kaya nila nililipat doon. Pero para sa amin po yun, in-offer namin yun, pero ito naman ang gusto nila, wala po problema. But just saying, ito namang ating mga supporters ng ating Pangulo, mag-mobilize din sila. Nag-joint forces na rin po itong mga grupong ito at ang lugar pagdausan nila kaila programa naman, yung dating pinagdausan last time ng mga militanting grupo. Mm-hmm. So, ang pro ay mag-o-occupy nitong IBP Road na malapit po doon sa may school doon, malapit doon sa Batasan Pambansa Complex. Mm-hmm. At sino man pong mga anti, ay sila po naman ay mag-dataos na kanilang programa sa Commonwealth Avenue sa may St. Peter's Church. So, na-plansya na lang po ngayon yung mga oras ng pagdaan nila. Mm-hmm. At well, para hindi naman sila magkukrus ng landas, ika nga. Mm-hmm. Dahil nakakadati nito ay maging mapayapa. Tama. Ang isa pang nakikita ng problema, sir, traffic, yung yung magagaling ng Fairview, pababa, papunta dito sa Quezon Memorial Circle, at yung mga pauwi naman, galing Quezon Memorial Circle. Ano ang payo ninyo, sir? Well, kasamang Erwin, yun nga po yung ating gustong banggitin dito na kung yung nakaraang dalawang SONA ay nakaranas ng traffic pero hindi masyado dahil
ang mga nag-rally ay pinasok sa IBP Road. Mm. Ngayon po, babalik ito sa Commonwealth Avenue kung saan isasara natin yung northbound lane. Mm-hmm. You can just imagine na ngayon, meron tayong MRT construction dyan. Nako, Diyos ko pong pineapple. Kaya po, ito po inaasahan natin na ito po ay siguradong-sigurado ang pagsisikip ng trapiko. Wala po kami excuse na masasabi sa inyo. Kung hindi, kung wala po kayong naman napakahalaga o importante gagawin, eh huwag na po kayong dumaan pa sa lugar na ito. Tama, meron tama. Meron tayong mga rerouting routes po, yung dadaan po ng Mindanao Avenue, all sa Uyo Road, labas sa Fairlane. Pero siyempre, sa dami niya, sisikip pa rin yan. While it is true that the local government of Quezon City has announced the cancellation of protests on all levels, by Monday, on Monday po sa Quezon City, pero just the same, ay talaga pong ako nakikita-kita ko na yung traffic na yan, kaya para huwag pong ma-stress sa ating mga kabayan, baka pwedeng itong araw na ito, pass muna kayo, at huwag magdagdag sa sikit ng daloy na traffic na talaga pong mararanasan sa lugar na yan. Ang tanong po nitong magkapatid na nakikinig po sa atin, si Ginoong Manny Martinez at ang kanyang kuya na si Attorney Wilfredo Martinez, ay okay lang ho ba iwasan na lang itong Commonwealth siguro? Sabi po ang tanong po nila. Yun po ang pinakamagandang suggestion namin kasi hindi na po bawal dumaan dyan, pero you can just imagine na pag mag-detect itong mga release na yung sasaraduhin natin yung northbound lane and magkakaroon na lang sleeper lane. Ayun. Magka-counter yung pong southbound lane, magiging two-way siya. Aha. Kung may dadaan pa tayo mga VIP, ito na bibigyan natin ang priority. Mm-mm. So talagang, ano po ito, talagang nightmare yung traffic na yun. Aha, alright. Sir, panghuli na lamang, medyo maiba tayo, mabilisan, bago ho natin papasukin itong tiga MMD at magtatanong tayo tungkol sa kanilang kapakanda naman sa traffic. Okay, congrats sir, ha, nahuli ninyo itong, kagabi ho yata, itong 2 milyong pisong halaga ng drogas, isang bypass dito sa wanted sa Dubaliches, nahuli. Ano itong nabalitaan ko? Opo, bali, yung isa po doon, si Arnaiz, Arnaiz, siya po yung member ng leader ng grupo nung ito po yung isang sindikatong grupo na involved sa not only on drug distribution but also gun running syndicate. Nauna natin silang 2.45 na baril. At the same time, ito pong Arnaiz na ito, meron siyang warrant of arrest for murder. At number one siya na wanted person dyan po sa Novaliches area ng Quezon City. Nako. Sa bypass operation, nakuha natin na sword 2.4 million na siya muna nakuha natin sa At saka congratulations din nahuli daw din ninyo itong yung isang yung nag-post pa sa Facebook ng mukha niya na gahasa yata at pinagsasaksak pa yung tatay ng kanya biniktima. Nahuli niyo na rin general after few months parang he was taunting you on social media. Tama yun. Actually po ito, nirape niya. Bali yung kanyang commission ng offense po ay 2013. Mm-hmm. He was convicted 2016. And then ito pong 2017 ng December, nag-ayabang po at nagpapaselfie kasama yung may mga pulis sa background. Nung 2018 ng January po, New Year's Day yun, nung makita niya yung tatay nitong kanyang nirape na victim, pinagsaksak 15 times na dala sa ICU, buti po nabuhay. Oo. So kaya po yung warrant niya, oo, dun po sa kanyang conviction ng rape at dun sa frustrated murder na hinaharap niya sa pagsaksak dun sa ama nung kanya na biktima sa rape. Alam mo sir, ito yung pinagdarasal ng mga kababayan natin eh, yung mga ikagaya niyan at saka yung mahulihan ng 2 million. Ito yung pinagdarasal namin, ako lalo na sana lumaban na kahit papaano lumaban sa mga pulis na hindi magpapahuli ng buhay. Ito yung mga pinagdarasal ko kasi papasok sa punong-puno na ang kulungan natin, General. Sana ito yung lumaban na lang. Ewan ko ba? Mm-mm. Minsan mabait din ang mga pulis natin. Last simula nung kayo maupo dyan, bumait na mo yung mga pulis. General Eliazar. Anyway, congratulations po muli. I mean, you guys are doing a good job, sir. Araw-araw, namomonitor namin dahil meron po kaming segment dito na police report. Meron po kaming Tutok Erwin Tulfo team na umiikot sa gabi. Talagang gabi-gabi ho, talagang masigasig ang police natin. Lagi ho kayong may operasyon, laging may huli. Congratulations sa General Eliazar, sir, at sa mga tauhan mo. At yun naman po ay ibinabalik natin po ang
ito pong ating recognition at competition sa member ng ating kapulisan na nagtatrabaho at the same time, definitely yung tulong po na ating mga kapayan sa ginagulat sa atin, tumulong po pa siya sa ating natrabaho. Chief Superintendent Guillermo Elazar, PNP NCR Commander, maraming salamat sir. Magandang umaga. Have a nice weekend po. Magandang umaga po. Mabuhay po tayo. Cambio tayo, sir, mga ma'am. Ah, dito naman tayo sa kabila. Kaya Sir Manny Miro, ang sector head ng operations ng Metro Manila Development Authority. Sir Manny, good morning, sir. Ah, good morning, Sir Erwin, at sa ating mga masugid na tagapakinig. Oo, itong mga kumpare ko, si paring Manny Martinez ng Kamuning at itong kanyang kuya na si Attorney Wilfredo Martinez, nagtatanong, mayroon ba mga nakahanda na po ba yung mga rerouting scheme ninyo dahil isasara po yata ng MMDA ang kahabaan niyang portion ng Commonwealth dahil sa State of the Nation address ng Pangulo, Sir Manny. Opo, yung ating pong northbound ay ito po ay partial na isasara po sa ganap po ng alas 12:01 ng midnight ng Lunes. Oo. Ito po ay unti-unti po natin itong isara hanggang sa mapupuno ito ng mga magmamarcha. Aha. Subalit, anong oras po isasara yung northbound, sir? Yung ibig sabihin, yung papunta ng Fairview, anong oras isasara yan? Partial ho siya ng 12:01 ho, ng hating gabi. Nang sa Lunes. So, Lunes ng hating gabi, Sunday, going Monday, sarado na siya. Ay, yung northbound. Yeah. Yung northbound. Northbound. Anong, when you say partial, saan yan isasara ang opisa, sir? Meaning po, habang tinatayo po nila yung stage po ng mga kabilang rallyista, magtitira po tayo ng dalawang lane para naman po may madaanan po yung ating motorista, kasabay din po yung ating pag-establish ng counterflow doon sa kabilang lane ho, papuntang Maynila. Ano hong, meron po ba mga ikang alternate route, sir? Yung mga, syempre, magaling Fairview na papasok sa Makati, may trabaho o papasok kung saan-saan. Saan ho bang magandang inyong advice na dumaan sila sa araw na yan? Gaya po ng dati, Sir Erwin, yun pa rin po yung ating mga alternate route doon sa may Novaliches, sa Quirino Highway. Meron din po tayo dito sa Saoyo Road. Mm. At saka of course, yung dito galing sa may San Mateo, doon sa may papunta ng Marikina. Alright, pero maganda siguro sir, advice nyo na lang siguro kung ala namang gagawin, ano, hindi namang walang kinalaman dyan, iwasan na muna yung Commonwealth or wag na muna siguro lumabas, ano po? Totoo po yun, dahil makikita po natin sa normal na araw po, nakikita natin yung bigat ng trafiko dyan sa lugar na yan. Mm-hmm. How much more pagka ginawa na ho natin itong kabilaan o salubungan sa Lunes? Alright, sir, panghuli na lamang, bago ko makalimutan, pwede po bang pakirelay po ninyo kay Chairman Danny Lim ng MMDA? Itong MMDA alert ay malaki po ang tulong, sir. Mga baha, mga traffic, pakisabi po, thank you. Ito pong naisip po ninyo dyan sa MMDA. It's really, really a big health public service. Maraming salamat, sir, for informing the public. Itumutunog po yung cellphone namin. At sinasabi na ganito, na may baha, na may ganito, may traffic dito. Salamat po ha, na naisip po ninyo yan para sa aming taong bayan. Salamat po, Sir Miro. Walang anuman po. At parating niyo po kay Chairman Danny Lim po na kami ho'y natutuwa dyan ho sa yung advisory ninyo na pumapasok sa cellphone namin. As a matter of fact, may mga meme na nga ro. Yung mga namuti ang mata na kaantay ng date, mabuti pa raw. Meron siyang ka-text dahil yung MMDA, tinitext siya. Salamat po, Sir Manny Miro. Kami po yung nag-i-improve po namin ito sa pamagitan na rin po ng mga feedback po nang galing po sa inyo ang, at sa ating mga tagapakinig. Ang feedback po, ang unang natutuwa, sir, ay yung mga namuti ang mata kaantay ng date nila, kaantay ng mister. May ka-text na raw sila, MMDA, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Opo, good thank morning. Samantala, nasa linya rin ng ating telepono si retired General Ronald Detabali, ang Sergeant-at-Arms ng Mababang Kapulungan or House of Representatives. Magandang umaga po, General Detabali, sir. Good morning, Erwin. Good morning sa ating tagapakinig. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide, sir, at live po tayo sa Erwin Tulfo FB page. Sir, sa Lunes po,
inaasahan nga po itong SONA. Ano ho ang ika nga ang mga pwede at hindi dapat po pwede? Yung mga nakatira po malapit dyan sa Kongreso. Ano hong may papayo ho ninyo? Dahil yung mother ko po, dyan po sa may San Mateo Road, nakatira sir. At lumalakad yung pupunta ng mga SM Fairview pag bandang hapon na sir. Ano hong may papayo ninyo, sir? Unang-una po, ang responsibilidad outside of the House of Representatives ay for the traffic control at saka yung mga movement. Police. Ay, ang kapulisan po. Uh-oh. So, we would expect na may mga protesters against the government at saka may pro-government. Doon sa Mateo, baka mas marami doon yung for the government o pro-Duterte. Uh-oh. Yung sa kabila naman sa St. Peter's, sa Commonwealth, yung against the government. Mm-hmm. Kaya medyo matraffic doon but ginagawa ng paraan ng ating MMDA at kapulisan na magkaroon ng steeper lanes para makadaan yung nga dapat na makaraan. Mm-mm. Ano po bang expectation, sir? Si Pangulo, darating na naman dyan sa pamagitan ng helicopter, ano po? Parang last year, yata? Malamang po kasi ayaw niyang makatulong sa pagsama ng traffic. Kaya helicopter ang gagamitin niya. Pero kung sumama ang panahon, baka mag-byland din. Pero lahat po ng possibilities na pwedeng mangyari ay napagplanuhan na at na-rehearse na ng mga different agencies na tumutulong sa House of Representatives. Kasama na dyan yung kapulisan, yung sa military, at saka civilian agencies na yung mga consequence management bodies natin kung sakasakaling may mangyari nga. Tama. Panghuli na lamang, sir. Mga anong oras po ba inaasahan na lahat ng mga senador at kongreso, mga bisita ay nakaupo na dyan? Beginning 2 o'clock po, pasukin na sila sa plenary. Opo. At 3:30, isasara na yung pintuan for the arrival of the President. Ayun. Alright. Alright, General Ronald Detabali, Sergeant at Arms ng House of Representatives. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Have a nice weekend and good luck po sa Monday, sir. Maraming salamat din po. Thank you po. Oras natin bayan, alas 10:35 na ng umaga. Huwag po kayong bibitaw sa ating pagbabalik, ha? Kasi marami pong kumukustyon ngayon, bayan. May marami pong nagngangak-ngak, ha? Marami pa raw hindi na-accomplish ang Pangulo. Pero sa aking listahan, marami naman pong nagawa na ang Pangulo doon sa kanyang mga pangako. Ano ba yung mga pangako? Yung tataasan ng sweldo ng pulis at militar. Nataasan na po! Yung babaan ng buwis, binabaan na. Wala nang tax po yung mga sumisweldo ng 25 pababa. Oh. Yung pre-education, nagawa na rin. Oh. Nagdadaldal lang ko itong mga dilawan eh. Gumagawa ng issue. Yung tungkol sa drugs, oh. Ay ang dami nang surrender. O ay tuloy-tuloy siya na walang pugnat pero nagreklamo naman yung si HR dahil marami raw namatay. O di nag-slow down. O. Ay pero tuloy-tuloy pa rin. Jesus, Mario Josep. Anyway, pag yan ho, pag-uusapan natin, ano na ang nagawa ng Pangulo sa loob ng 2 taon? Kasi ito na yung pangatlong SONA niya. In 2 years, tutok lang bayan at isa-isahin natin ang mga nagawa na, ha, na-accomplish na ng Pangulo. Ito po ay para doon sa mga kalaban, sa mga oposisyon na naghahanap ng accomplishment report ay tumutok. Ha? Bibigay namin sa inyo punto por punto ang accomplishment report ng Duterte administration. Diyan lamang ko kayo bayan. Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Tuto. Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas. 7. Special AM. PTV4. Nationwide. Ang Jim.